Bakit feeling natin na maaaring umangat pa si GSMI? Siyempre, hindi lang sa feeling yan. Lalagyan natin yan ng data. Hi guys, I'm John AK Soral and welcome to Soral Trader YouTube channel. Please subscribe and umpisa na natin ang discussion. Ayun guys, so tingnan natin yung chart ni GSMI, no? So, all-time high siya, no? Nag-breakout siya sa 77 last Friday. Okay, so kaya medyo, yung paningin ko sa kanya, kung baka kuminang, okay? So, pag mga ganyan kasi mga all-time high plays, so guys, no? Na-backtest ko na yan, no? 52-week high, all-time high plays, so it has a momentum paakyat. Okay, so hindi siya 100%, no? Syempre, wala namang 100%. No? Usually, mga 40 to 50% of the time, it will continue to go higher. Sir Soral, 40 to 50% lang, kadiri naman, edi matatalo pa rin. Pero guys, no, if you have a great risk management, no, sa inyong sistema, isipin nyo, no, magka-cutloss ka mga 5 to 10%, then yung returns mo is 20 to 30, sabihin pa nga natin, multi-bagger to 50 to 100, di ba? So, kumbaga tiba-tiba ka na. So, ito yung nakikita ko kay GSMI, kaya nga, feeling ko na maaari pa itong umangat, dahil all-time high breakout to guys, no, so, kung titignan natin, sa weekly time frame, nakikita nyo guys, so yun, no? So, ang tagal ng resistance na yan. 1997, di pa ako pinapanganak niyan, guys. Wow! No, doon yung huli niyang all-time high. At ngayon, umangat din. For me, ha, kung hindi na nagkaroon ng pandemic siguro, or something, no, baka nagtuloy-tuloy pa to. Okay, but, pero, syempre, nag-exhaust na rin siya. And ngayon, nagkaroon na siya ng panibagong movement. Okay, yan. So, year-to-date, yan, isa siya sa mga na-screener natin. Napunta lang kayo sa RA, no? Meron tayong screener about strong momentum. Yan, no? So, yung sabihin siya yung up year-to-date, month-to-date, week-to-date. No? Actually, wala pala sa week-to-date. Baguhin natin yung screener natin. Tanggalin natin yung week-to-date. So, yesterday, nung nakaraan pa pala yun. Iba na yung week ngayon. Okay? Yan, kung titinan natin, yun. So, si GSMI is nasa 60% yata year-to-date to guys. Yan. So, 61%. Okay? So, isa siya sa mga nakikita ko. Medyo malakas, no? So, yun ang titignan natin yung mga strong, no, yung mga movement. May trending pack yet. Okay? So, na-discuss natin ito sa hot stocks right now na video. Sana panoorin nyo. Okay? Yan. So, kaya medyo magandang conviction natin. At, di lang yun. Yan, no? So, nagkaroon kasi siya ng base dito, no? This year. No? Kung baka kung titignan natin to year to date, no? Year zero. Ito yung base niya. And, nagkaroon ng momentum din, nagkaroon ng base before breaking out that all-time high. Yan yung mga gusto natin, no? Nagkaroon muna ng tatag na nagkaroon ng consolidation before breaking that all-time. Hindi yung biglang tuda mo na 50%, tapos butas yung all-time high. Kasi usually, nagpo-pullback yun ng malupit. Kumbaga, fake out ang tawag doon. So ito, nag-build up siya. Bakit ba natin kailangan itong consolidation na to? Una-una, kasi before you break the significant resistance, kailangan muna ng momentum, di ba? Kumbaga, no? Kumbaga sa boxing, di ba? Kaya kailangan muna nila magpapawis, di ba? Kumbaga magganyan-ganyan, di ba? Bago sumabak sa arena. Ganoon din ang stocks, no? Kailangan ng momentum, kailangan ng, tinatawag natin na unti-unting binubuta siya, pak-pak-pak, no? Bago lagyan ng uppercut. Ito na yung uppercut na yan. Okay? Yan. Then, siyempre, yan, nag-pullback right now. Ang gusto ko, kaya hindi ko muna ito ginawa ng episode yesterday, no? Kasi nga, titinan ko muna kung ano movement niya today. Okay, so, nagkaroon siya ng movement, that is a pause, no? At top, at the top of the former all-time high. So, yan, tinatahag natin, uy, nag-pullback na siya at talagang may willing buyer at this area. So, mukha, no? Mag-hold to. Siyempre, hindi naman 100%, uy, sabi ni Sir Soral, yan. Bili na tayo. Tudo muna to. Hindi, no? Pagmamasdan pa rin natin yan. You may have, no? Siyempre, a entry levels at this point. Then, just project your, tiyatawag natin, good risk reward ratio. Siyempre, gusto natin mga 2 is to 1, no? Ayan. For example, kung bibili ka dito, di ba? May build up na dito, eh. No? Pwede kang dyan mo ilagay yung cut loss level mo, which is, kung hindi ka comfortable sa 14%, pwede dito na lang, no? Sa dating low. Okay, sa below that all-time high, di ba? So, kahit paano, yan, meron ka ng magandang plano. Okay, if you want to trade this, you want to buy GSMI, no, because of what I said, because of the all-time high breakout, then the pause. That is, kasi kaya natin titignan yung pause na yan, kasi it might have a base, no, na pwedeng mo tingnan itong all-time high as a new support or this low, no, this recent low today. Okay, yan.
So, yan. So, that is the technical stuff. Siyempre, no, hindi naman yung gagalaw kung walang catalyst. Okay. Kaya, siyempre, hindi naman magiging magpo-push no, na bumili yung ibang mga investor kung sabi-sabi lang. Okay, yan. Siyempre, ito na, no? Si Investor Prime Plus Research. Kaya, guys, no, I highly suggest na magkaroon kayo ng yan, nakalagay exclusive for Prime Plus or Elite kasi ako, Invest Elite ako. So, kung gusto nyo maka-discount, nandyan yan sa description below, no? Yung ating link, no? Ibasa, i-friend nyo ako sa Investa, magkakaroon kayo ng 5% discount kasi, yan, no? Nagbibigay sila ng magagandang research, no? Guys, ha? Bago pa maglabas ng research, 7 hours ago lang si GSMI, nakabili na ako ng Friday nito. Okay? So, salamat, Investa Prime. At least, binaka pa nyo yung technicals ko by fundamentals. Okay? So, sinasabi dito, fundamentals yan. Cheap pa daw siya compared to other consumer stock, no, industrial stock. Okay? At maganda yung recent growth niya. Totoo naman, no? Earnings. Yun ang mga gusto ng mga investors, mga trend follower like me. Kaso iba akong trend follower, systematic ako sila, ano, Fundatech, no? Yan ang matitinan, mga earnings. So, talagang may conviction talagang bilhin ito. Okay, yan. Yan. Okay, so, yan ang nakita ng Investor Prime. Siyempre, hindi ko napapakita yung parameters nila, no? Mag-subscribe ka kung saan yung mga entry level nila, stops nila, pati yung target profit nila. Okay, baka pagalitan tayo ni Sir JC, okay, ni Sir Barry niya. Kaya, yan, no? Mag, ano lang kayo dyan kung gusto yung makita yung fundamental research nila. Siyempre, no? Meron din tayo research niya. Okay? So, as we know, GSMI is an industrial sector. Okay? Kung titignan natin yung mga sector rotation, no? In order for the PSEI, sabi natin, the whole market, no? To have a bull run, no? Industrials are one of the major factor. Okay, yan, no? Industrials, kitang-kita, industrials ba to si GSMI? Yes, no? Even the subsector is food, beverage, tobacco, no? Ibig sabihin yan, no? Nagmamanufacture sila ng mga goods, no? Mga food, beverages, alam niyo naman, di ba? Just, Ginebra San Miguel, no? Alak, okay? So, yan. So, in order for it, no? To go higher, it needed, no? Mga industrial na magpakitang gilas. So, sino pa ba yung mga industrial na nagpakitang gilas? Siyempre, si CNPF, no? Kaya isa to sa mga bet natin. Di ba, umaangat. Nakita nyo? No? Tingnan natin yung industrial sector natin kung sumasabay ba. Yan, di ba? Sumasabay din siya, no? So, kumbaga, siya yung isa sa mga catalyst kung bakit nagkakaroon ng run ng PSEI. Okay, yan. So, yan ang sector rotation. Pwede yung pag-aralin yan, guys. No? Kaya, di ba, yung finance nauna na dati, di ba? Yan. Yan natin si finance, baka sabihin nyo, no? Nagbibiro lang ako. Di ba yan, no? Nauna na siya umakit, no? Nagkaroon ng matinding consolidation, no? Yun na siya. Okay? Yan, technology, cyclicals, yan. O, tinan nyo na lang. Okay? Then, kung titinan natin, no? Yung market structure. Okay? Hindi natin titinan yung market structure ni PSEI. Tinan natin yung market structure ni GSMI. Yan. So, kung titinan natin, guys, no? Kahit dito na lang. Yan. Year to date. Okay? Natin dito sa market diagram. So, it is accumulating, then nagkaroon ng breakout, no? Parang bang kamukha ba ito? May kamukha ba siya, 'di ba? So, parang ito ba 'yon? 'Di ba? So, nagkakaroon na siya ng markup. Okay, nagkaroon na ng pullback. Ayun, no, pullback. Ayun, bago umangat. So, we can say na maaari magkaroon na bullish phase ito, no? Defined by higher highs and higher lows. Okay, kaya titignan ko itong low na to, no? So, kasi kung sakali yung biglang nagka-sell off yan, nabutas itong 75, no? Kahit na umangat pa yun, medyo taglilid ako doon. Okay? Yan. So, titignan natin yan. Yan. Rallies are innocent until proven guilty. Yan. Siyempre, marami sa inyo dyan, takot pa bumili nito kasi, uy, all-time high, baka bumagsak yan, no? So, siyempre, di ba? So, baliktad ng market, usually, yung pa'y umaangat, di ba? Nag-all-time high, no? Dahil nga, the momentum, no? Siyempre, yung mga batikan dyan, no? Yung mga nakabasa ng William O'Neill books, Mark Minervini books, halos same lang yung formula, okay? And even some of that investors are looking talaga, no? Na bumili sa mga breakout in good trending stocks. Okay, yan. Tandaan nyo yan, guys. Okay? Yan. So, kaya nakikita ko na this is in a markup phase. It might go higher, no? Unless, no, we are proven wrong, no? By, paano tayo mapuprove ng wrong? Pag bumalik, number one, pag bumalik dito sa, bumalik dito sa former all-time high at mabasag itong base na 70, no? Kahit nga itong low lang ito, eh. Itong nagkaroon ng push, no? On that all-time high, pwede nyo na itong pagbasihan as your new, yan,
new support area eh. Kaya napansin niyo yung cut loss level natin nilagay, no, below that low, di ba? Di ba? Yan. So pwede yung pagbasihan yan. Okay? Yan. Kasi kaya ko share sa inyo guys, no, na merong plano. Ayoko lang naman kasi kayo bumili bigla-bigla, then wala kayong cut loss level, sabi natin mali ako, di naman 100% ang sinasabi natin dito sa YouTube channel is pure tama. Di ba? Yes. Tumama tayo kay GMA7, BHI, ever. Tumama tayo ng bahagya kasi nag-take profit na tayo pero umangat pa, di ba? Nawipsa tayo. Sino pa ba? No, ang dami nating kahit paano na share na tama. Pero syempre, ayun, nabagit ko nga si Ever, mayroon pa rin talaga magkakaroon dyan ng ano, tinatawag natin na pagkakamali, no? Or magiging cut loss level natin. 'Di ba? Sabi nga nila, no? Even though you're 100% correct, the market can still prove you wrong. Okay? Kaya lagi kayong may stops, no? Even na halos lahat ng direksyon, no? Mukhang paangat ito. All-time high breakout, our strategy, lumalabas dito, no? Yung ating sprint setup and yung Bebemon setup, kung makikita nyo, halos nandito rin yan. And syempre, no, the sector rotation, the accumulation pace going to markup pace. Okay? Then, fundamentals, binigyan na tayo ng hint ni Investa. So, I think, no, with that, all data, hindi lang to feeling, no? Yan na, yung data na maaari siyang umangat. Okay? So, binigay ko na sa inyo lahat. Kaya, in return, please, no, please, like and follow the B2B Facebook page kasi siya yung sponsor ng ating video. And also, kung wala pa kayong learning community, punta lang kayo dito at group Soral Trading. And sabihin nyo lang ang magic word na converge at you're agreeing to all parts of the question. At makakapasok na kayo doon. No? So, anong makikita nyo doon? Simple lang. Yung mga ongoing trades ko and some of the knowledge na hindi ko na share on the public pages natin. Okay? Yan. So, sana marami kayo natutunan on this episode. Sana marami na naman kayo natutunan for this episode. And good luck tomorrow. Always remember to manage your expectation, plan your edge, trade your edge. Hanggang sa muli, guys. Please subscribe. Babu!